crave for. From exquisite Chinese dishes to Filipino cuisine, our master chef cooks them to perfection. Big on servings, big on taste. You definitely come back for more. Also available, Don Vito's special pizza, chicken, and spaghetti. For every single purchase of extra large Orchids Cafe Pancitsa Bilao, you get a small Pancitsa Bilao absolutely free. Available on dine-in or express delivery. Orchids Cafe delivers 24/7. For dine-in and express delivery, call 522-3221 or 516-2568-69. Orchids Cafe, right at the heart of Orchids Hotel, the number one business class hotel in Dagupan. The biggest parties of the North happen nightly at Music Warehouse. Music Warehouse, Dagupan's party authority with state-of-the-art lights and sounds. Enjoy live bands from Manila performing nightly. Party till you drop at Music Warehouse. Ito ang 89.3 DWIZ Dagupan. Your music and news radio. Music and news radio. At programa ay may temang hindi angkop sa mga bata nakikinig. Ang patnubay ng magulang ay kinakailangan. Kapag ika'y may suliranin, tunay na mahirap ang nag-iisa. Ang karamay o taong maaaring makatulong sa suliraning kinaharap ay tila di matagpuan o sadyang ipinagkakait ng tadhana. May pusong handang makinig, umunawa at magbigay ng bagong kulay at liwanag sa inyong buhay. Si Dr. Heart. Dr. Heart. Have I told you lately that I love you? Dr. Heart. Lady, are you crying? Ama po namin mahabagin, kami na naman po'y narito, Ama, upang muling magpasalamat sa inyo. Salamat po muli sa mga biyaya, Ama, namin po natanggap sa araw na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-aruga po ninyo. Muli po niyo kami binigyan ng pagkakataon upang maitama ang mali. Pagkakataong mapagnilay-nilayan ang mga bagay na hindi po namin maunawaan. Salamat, Ama, sapagkat hindi po niyo kami pinababayaan. Sa kabila nito, Ama, ipatuloy po ang aming karupukan. Hinihiling po namin, Ama, na kami patuloy na unawain. Sa gabing ito, nais po namin ilatag muli ang mga problema po namin. Umaasa po kami, Ama, na aming pumasusumpungan ang mga karampatang lunas. Hindi man ngayon, Panginoon, ay handa po namin hintayin ang oras na iyo pong nanaisin upang ihatid sa aming mga tahanan ang mga karampatang lunas namin pong inaasang. Muli, sa ngalan ni Jesus, ika'y aming pinupuri, mahal naming Diyos. Amen. Face the rising sun, comfort me through all
the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me, walk by me across the lonely road of every day. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your love. Lead me, Lord, all my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my magandang gabi sa inyo lahat, mga mahal ko sa buhay. Ako po muli ang inyong Dr. Heart na inyo po makasama hanggang mamayang alas 10. Si Ali, kasama natin sa production site. And si Benedict Porio sa Master Control. Parehong numero pa rin po ang ating pansamantalang ginagamit. 0912-148-8000. Ako po'y handa na tanggapin ang inyong mga tawag. Subukan lamang po ninyo, baka sakali na dito ko ninyo masumpungan ang mga katugunan sa inyong mga problema sa buhay. Sana po'y magkaroon ng kabuluhan ng ating gabi. All I ask, a little kindness in the
Pakinggan po natin, mga kaibigan, ang ating caller. Hello, magandang gabi sa iyo, caller. Ano ang pangalan ng ating caller? Sir, hindi ko na sasabihin yung pangalan ko, sir. Sabihin mo first name lang. First name. John lang. Ilang taon ka na, John? 38, sir. Anong problema mo? May problema ako, sir. Dito sa Bacayaw, ay dito sa amin, sir. Ano problema? Yung pinag-ano namin ng bahay, sir. Pero may bahay kami. Ako nag-aalaga sa ano, sir. Doon sa ng lupa. Ako nag-aalaga. Pinayon ko ng bayaba, sir. Meron kang inaasikasong lupa. Ganun ba yun? Opo, sir. May nasa sa lupa, sir. Hindi kita maintindihan. Kanino yung lupa? Hindi ko ano yung lupa, sir. Ilan taon na, sir? Mga 20 years na yun. Mga 20 years. Hindi kita maintindihan kung hindi mo sasagutin ng tama. Merap na talaga may tungtong na book. Kanino yung lupa? Yung lupa, sir, naka-anon sa kanila, sir. Balikan mo ako kapag di ka na lasing, ha? Ayoko magipag-usap sa lasing. Mayroon kang katungtong. Kanino lupa ka ako para matapos eh. Tonte babag ito. Ayoko magipag-usap sa ganun. Huwag na kayo tumawag kapag kayo na kayo naman, ha? Mahirap. Next caller. Hello. Hello. Good evening, sir. Magandang gabi. Anong first name mo? Warren po. Ilang taong ka na, Warren? 21 po. Taga saan ka? Binmaloy. Anong problema, Warren? Mayroon po ako kasing nililigawan, Dr. Hart. Sige. Tapos, ayaw niya naman po. Gaano katagal mo na nililigawan yan? 3 months na po. Ay, tatatlong buwan pala ang eh. Sa anong klaseng paliligaw ang ginagawa mo? Niriregaluhan ko po siya. Ano niregalo mo? Baka? Kalabaw? Ano? Dug. Dug. Hindi nga. Anong nireregalo mo sa kanya? Chocolate po. Chocolate? Chocolate. Tapos cake po.
kahit na tambakan mo ng truck-truck na cake, na chocolate, tsaka cake, kung asal mo'y hindi naman tama, kilis mo hindi naman tama, hindi Pino, hindi ka magugustuhan yan. Kaya kailangan, tingnan mo mabuti. Manalamin tayo kung paano natin dalhin ang ating sarili sa panliligaw. Hindi lang kasi yan ang tinitignan ng tao o sino man yung nililigawan mo. Yung background ng family. Kung background mo puro natokhang, ayaw niyang sumama sa iyo. Di ba? Opo. Maraming dapat i-considera. So sigasig lang muna ang gagawin mo. Okay, ipadama ng tama yung sinasabi mong pagmamahal sa kanya. Alright? Opo, sige po. Sige, thank you. Salamat. Sana'y natulungan ka ni Dr. Hart. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. 'Cause here we are back where we were before. Seems nothing ever changes. We're back to being strangers, wondering if we ought to stay or head on out the my all, but I think my all may have been too much. The Lord knows we're not getting anywhere. Seems we're always blowing whatever we've got going, and it seems at times with all we've got, we haven't got a prayer. Just once,
Have I told you lately that I love you? Sete minutos na po, mga mahal ko sa buhay, makalipas ang alas 8. Pakinggan po natin ang susunod na tawag. Hello, magandang gabi, caller. Hello po, Doctor. Ano ang first name ng ating caller? Ruby Ann po. Ilang taon ka ng Ruby Ann? 22 po. Taga saan ka? Taga Lingayen po. Anong problema ni Ruby Ann? May anak po ako, Dr. Hart. Okay. Nasa biyanan ko po. Eh, ayaw po nilang ipakita sa akin. Eh, bakit? Iwan ko po. Gano'n nakatagal na hindi mo nakita anak mo? Simula po nung maglilimang taon na po. Ilang taon na ba yung anak mo ngayon? Ano po? Ano na po? 6 years old na po. Okay. Pumunta ka sa korte, ha? Pa. Pumunta ka sa korte. Saan ka muna pumunta? Sa DSWD. Naririnig mo ako? Opo. Pumunta ka sa DSWD at magpatulong ka. So, ang gagawin ng DSWD, mag-blablatter kayo. Opo. Pakikinggan mabuti yung side mo. Susuriin ng DSWD kung karapat-dapat na manatili sa yung bata. Kasi may mga rason kung bakit kailangan manatili sa'yo or hindi na dapat na mapunta sa yung kustodiya yung bata. Idedetermina nila. Hello? Opo. Hindi po pa kasi may pirmahan na po kami. Anong pirmahan yan? Ano po, sabi nila yung pirmahan natin ng pirma. Nagpirma po ako doon na sabi nila palalakihin po nila yung bata. Bakit? Iwan ko, sabi nila, pabaya daw po akong magulang. Ano bang hanap buhay mo? Wala po. Wala. Yun naman pala, hindi mo kayong buhay na ibig sabihin. Bakit kayo naghiwalay ng ama ng bata? Dr. Hart? Bakit kayo naghiwalay ng tatay ng bata? Dahil po sa may nakita po siya sa akin. Ano? May kasama po akong lalaki. Yun naman pala eh. So, ibig sabihin, hindi ka maayos na ina. Kaya ganun. So, may kasalanan ka. Wala kang trabaho, nanlalalaki ka. Talagang kung magkakaso nga kayo, hindi kakatigan ng korte na ikaw ay ibigay sa iyo yung jurisdiction, kustodiya sa bata. Hindi ibibigay siya ng korte kung ganyan ka na pabaya nga naman. Kasal ba kayo ng tatay ng bata? Hindi po, live-in po. Nag-live-in kayo? Opo. O ngayon, may asawa ka na ba? May asawa na po ako pero live-in po. Mm-hmm. Ano naman ang hanap buhay ng kinakasama mo? Contraction po. Okay, kung lalabas kasi na wala ka talagang kakayahan, hayaan mo na dun sa tatay. Ayaw nila pong maipakita? Di sabihin mo, kung yan ang gusto mo, sabihin mo sa DSWD. Papakita sa'yo yan, ha? Magkakaroon kayo ng schedule. Okay? Ayaw po nilang ipakita? Kaya nga, pumunta ka sa DSWD at isulat yan sa papel lahat. Naintindihan mo? Opo. Maraming salamat sa'yo. Sanay.
natulungan ka ni Dr. Heart. Just to hold your hand and to know our love will stay. It feels so right, you're in my arms, my love. Than any love I've ever known, and I want to give you all my love, just you. Sandali lamang, caller, ha? Diyan lang muna kayo, ha? Sandali. May musika na, may balita pa. 89.3 DWRZ Dagupan. Welcome to Kabosa Show! Pagdapo ng sipon, lagnat o trangkaso, uminom ka ng Cortal Plu para tuloy-tuloy ang trabaho mo, ha? Mag-Cortal Plu ka na, ha? Paracetamol, vanillafrine, hydrochloride, clofenamine, maliate, and caffeine is the generic name of Cortal Plu. If symptoms persist, consult your doctor. Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para maayon ang isang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Oras na. Sa pera kung para naman sa iyong kalusugan. Lagi nating isaisip na ang Aldert Spao D-Arco Capsule ay nagbabalakas ng immune system na siyang lumalaban sa mga viruses at bakterya na walang nais gawin kundi maghasik ng sakit sa atin. Bakit Aldert Spao D-Arco Capsule? Dahil ito ay bukang bibig sa buong mundo sa kanyang taglay na healing properties. Sa Aldert Spao D-Arco Capsule, kalusugan mo garantisado. No approved therapeutic claims. Ang elektrisidad ay kaagapay sa pag-unlad ng buhay. Maging wise sa pagkonsumo sa kuryente. Hugutin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances. Iwasang mag-overload ang mga aparatong dekuryente nang hindi magkasakuna. Paalala mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative o CENPELCO sa pamumuno ni Engineer Rod Corpus. Oras!
sa pera kung para naman sa iyong kalusugan. Lagi nating isaisip na ang Aldert Spaw D Arco Capsule ay nagpapalakas ng immune system na siyang lumalaban sa mga viruses at bakterya na walang nais gawin kundi maghasik ng sakit sa atin. Bakit Aldert Spaw D Arco Capsule? Dahil ito ay bukang bibig sa buong mundo sa kanyang taglay na healing properties. Sa Aldert Spaw D Arco Capsule, kalusugan mo garantisado. No approved therapeutic claims. Ito ang 89.3 DWIZ Dagupan. Your music and news radio. Music and news radio. Dr. Heart. Dr. Heart. Binti tres minutos bago mag 9 o'clock. Narito po ang isa pang tawag. Hello. Magandang gabi, caller. Malakas yung radyo mo. Okay. Zero nine one two one four eight 8,000. Yan muna yung pansamantala ho natin ginagamit. Magandang gabi sa'yo, caller. Caller, magandang gabi. Anong name ng ating caller? Ano pangalan mo? Raquel. Raquel. Pakilakas mo lang, Raquel. Ilang taon ka na? Ba? Ilang taon ka na, Raquel? 29. Taga saan ka? Malay. Okay. Anong problema? Yung boyfriend ko. Bakit? Marami siyang babae. Di ko malas ka na. Total boyfriend mo pa lang naman yan. Pinapawisan. Ha? Pinapawisan. Ilakas mo lang ano yun? Niya po pinapahawak yung cellphone niya. Karapatan din naman niya yun kasi boyfriend mo pa lang naman siya. Depende sa arrangement ninyo. Ano yun? Pupunta na po siya din sa bahay natin. Pumupunta siya. Hindi naman kayo nagli-live-in, di ba? Po? Hindi pa kayo nagli-live-in. O, yun naman pala. Karapatan din naman yan na yung cellphone niya ay magkaroon siya ng privacy, even you. Kasi mag-boyfriend pa lang naman kayo. Alright? Pero kung sa tingin mo hindi ka paniwala ang kanyang pagkatao, huwag kang magtagal sa relasyon na yan. Okay? Ha? Hello? Ano pa tanong mo? Ano na lang po yung gagawin ko? Kung gusto manatili sa kanya, di manatili ka. Sa kabila ng alam mong marami siyang babae na sinasabi mo. Kasi mismo pinsan niya pa po yung nagsasabi sa akin. Hindi mo pa siya nahuhuli. Sinasabi lang sa'yo. Di ba? Hindi ko pa nga po siya nahuli, pero pag nahuli, nagsasabi. Ayun. Kaya kung wala ka ng tiwala sa kanya, kumalas ka. Bakit mo papahabain ang pagdurusang nararamdaman mo? Huwag mo nang pahabain. Ganun din lang. Mag-aaway din lang kayo na mag-aaway. Di mas maiiging putulin mo na habang maaga pa. Di ba? Ano yan? Ano yan? Hello? Ano ka mo? Hindi ko maintindihan. Garbled na. Okay. Pansya na, hindi na malinaw. Sana'y natulungan ka ni Dr. Heart. Ang pangarap ko'y
Maligayang pagsubaybay sa mga nakikinig sa atin sa San Fernando, Loñon. Kumusta kayo, Gagayem? Kakabsan nga tagadta San Fernando, Loñon. Naimbag nga rabi kanyayo amin, Apo. Hello? Nawala ko yung caller. Sige po, i-dial lamang po ang 0912-148-8000. Good evening, caller. Hello po, Dr. Hart. Painan mo radyo mo para hindi mag-feedback, ha? Ano pangalan ng magandang ating caller? Magandang gabi po. Magandang gabi sa'yo. Anong pangalan mo? Flora po. Ilang taon na si Flora? 47 po. Taga saan ka, Flora? Taga Pangalangan po, Dr. Hart. Pangalangan ay San Carlos City? Opo. Okay. Anong problema? Ano po, Dr. Hart, yung kapatid ko po na dalawa. Okay. Hindi po kami nag-uusap kasi mayroon po ako nahiram sa kanila ng pira na 1,000 lang po. Mm-mm. Yung isang kapatid ko, pumunta po dito sa bahay ko na sinisingil ako. Ngayon po, nakikiusap ako sa kanila na wala pa akong pera kasi gipit pa ako. Uh-huh. Ngayon, pinagsalitaan po niya ako na masasakit po na hindi daw ako kapatid dahil doon po sa utang ko sa kanya. Okay. Ganyan kasi ang ano eh. Kung ayaw nating magkaroon ng kaaway, opo. Huwag tayong mangutang. Opo, Dr. Ha. Ang pag-utang ay nagiging sanhi ng away. Sanhi ng pagkawatak-utak ng magkapatid, magkaibigan. So, sa totoo lang ha. Pero hindi natin ma-avoid kasi na manghiram kapag tayo nasa kagipitan, di ba? Opo. Ano lang, mangako ka lang ng tama. Yun lang yun. Eh kahit ako, nangungutang din ako eh. Eh hindi na malat ng panahon ay... may laman ng bulsa natin, di ba? Apo, Dr. Eh kung talagang wala, wala tayong magagawa kahit napigayin tayo. Yan ay kung wala. Wag lang apo. Ano, wag lang yung alam naman nila meron pero sabihin mong wala, parang ayaw mo na talaga magbayad. Yun ay hindi naman tama. Opo. So makiusap ka lang sa kanya. Hindi niya pa ako kinakausap. Dalawa po silang kapatid ko. Eh mag-iisang taon na po. Maski nasasalubong po ako nila, ayaw nila akong kausapin. Eh, ibalik mo kaya, na. Malit lang naman yung inutang mo eh. Kaya-kaya mo ibalik opo. Yan. Gawin mo na ng paraan, ibalik mo na lang ha? Opo, Dr. Hart. Sige, maraming salamat sa iyo. Salamat po. You're welcome. Sana'y natulungan ka ni Dr. Hart. Lord, I come to you, let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. And Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close and let your love surround. Let me
see you fade to face the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as your will unfolds in my life. Next caller, magandang gabi. Magandang gabi po, Dr. Hart. Anong pangalan ng ating caller? Lynn ng Binmalay. Ano yan, ano yan? Lynn po. Lynn ng Binmalay. Ilan to ka na, Lynn? 30. Ano na? 38 po. Ah, 38. Okay. Opo. Anong problema? Problema ko po, Dr. Hart, yung anak ko. Gusto kong i... Ano? Gusto mong? I-transfer sa school nila. Ayaw nilang ibigay yung card. May bagsak daw naman. Iayaw daw i-summer sa ibang school. Sinong may ayaw yung panggagalingan niyang ano? School? Hindi po, Dr. Hart. Sa school nang pinapasukan niya. Ayaw daw. Hindi po pwedeng ayawan. Ano man ang bagsak niya doon sa kanyang school na pinanggalingan ay... Tama po, Dr. Hart. Di balikan niya yung kung ano man na ibagsak niya, di balikan niya yun. Pero kung hindi siya nakapasa, ibabalik siya sa kasalukuyang ano niya, grado, baitang, or... ano mang year siya, di ba? Hindi, doctor. Yung mat lang kasi ang bagsak niya eh. Ano ba yan? College na? Hindi po, Dr. Hart. High school lang po. High school. Opo. Alright, tatanggapin yan. Hindi pwedeng hindi tanggapin. Hindi po, Dr. Hart. Kasi po ako yung card niya sa pinagpasukan niya.
i-transfer ko sana. Ayaw nilang ibigay yung card kasi gusto nilang tapusin yung ano, yung summer niya na nabagsak na mat. Ah, so isa summer? Hindi pa i-summer mo. Bakit hindi mo pinasummer? Iayaw ng anak kong Dr. Harty. Sabi niya sa susunod na raw na summer, iayaw ng school. Doon na lang ni summer sa ano, sa tra-transferan niya. Sa lilipatan niya, doon na lang. Ayaw din sa school, Dr. Hart. Hindi, kaya nga hindi nila binigay yung card. Sabi nila... Ayaw, sandali ah. Ayaw ibigay ng panggagalingan. Ayaw din bang tanggapin doon sa pupuntahan? Hindi po. Sa school na pinagaling... Kaya nga eh, ang sabi ko'y pumunta ka, sabihin mo sinabi ko na pwede. Okay? Karapatan nyo na mag-transfer sa mas maliit or mas malapit sa inyong kinaroonan or sa alam ninyo na po pwedeng tumino ang bata. Kasi kung dun sa pinanggalingan niya ay walang katinuan sapagkat ito ay nababarkada, karapatan ninyo na subukan na ilipat sa ibang eskwelahan baka sakali na mag-ibang takbo ng kanyang buhay. Okay? Kung ano man ang kulang niya ron, edi doon sa kabila niya kunin, eh kung ayaw talaga ibigay, pag-anuhin mo, kung kinakailangan bumalik sa dati, babalik sa dati. Isa lang naman yan eh, na subject. Eh di doon niya kunin sa kabila. Okay po. So, kailangan yan. Sa St. Teres po. St. Teres? Opo. Sabihin na private school yan. Opo. Oh, eh... Sabihin mo sa kanila, doon na lang summer sa ano, kaya pwede naman niyang balikan dyan. Okay? Pumunta ka sa DepEd at itanong mo sa DepEd, ha? Kumuha ka ng sertifikasyon o kaya anumang endorsement mula sa DepEd. Opo, naintindihan mo? Opo, saan ka pupunta? Sa DepEd. DepEd. Diyan sa San Carlos City at sabihin mo sa kanila na sila mismo makipag-ugnayan doon sa school. Okay? Okay. Salamat po. Sige. Alright. Kayo pa rin po yung nakikinig mga kaibigan sa inyong palatuntunan kasama ng inyong Dr. Hart. Kapag ika'y may suliranin, tunay na mahirap ang nag-iisa. Ang karamay o taong maaaring makatulong sa suliraning kinaharap ay tila di matagpuan o sadyang ipinagkakait ng tadhana. May pusong handang makinig, umunawa at magbigay ng bagong kulay at liwanag sa inyong buhay. Si Dr. Hart. Dr. Hart. Have I told you lately that I love you? Dr. Hart. Lady, are you crying? WIZ 89.3 Dagupan, member KBP. Oras na magpaw di arko.
kang manghihinayang sa pera kung para naman sa iyong kalusugan. Lagi nating isaisip na ang Aldert Spao D-Arco Capsule ay nagpapalakas ng immune system na siyang lumalaban sa mga viruses at bakterya na walang nais gawin kundi maghasik ng sakit sa atin. Bakit Aldert Spao D-Arco Capsule? Dahil ito ay bukang bibig sa buong mundo sa kanyang taglay na healing properties. Sa Aldert Spao D-Arco Capsule, kalusugan mo garantisado. No approved therapeutic claims. Marami na ang nagpatunay kung gaano ka-epektibo ang Boss Herbal Capsule dahil sa mga sangkap na bababa, okra, saluyot at panax ginseng. Nung nasubukan ko yung herbal na Boss, hindi na ako nangihina at bumaba na yung sugar ko. Hindi na ako napapagod at sumigla ang aking pakiramdam. Salamat sa Boss Herbal Capsule. Naging maayos na yung tulog ko kaya nagpapasalamat ako sa Boss Herbal Capsule. Magpapahuli ka pa ba? Mag-Boss Herbal Capsule! Ang bossing ng mga herbal, mabibili sa lahat ng St. Joseph Drug Stores. Ito ang 89.3 DWIZ Dagupan. Your music and news radio. Music and news radio. Dr. Hart. Balik po tayo mga kaibigan sa ating palatuntunan. Patuloy po ang aking pagtanggap sa mga tawag. Hello po, magandang gabi caller. Hello, magandang gabi po. Yeah, good evening caller. What's your name? RJ po. RJ. Ilang taon ka na si RJ? 19 po. 19 years old. Nag-aaral si RJ? Work na po. Nag-work ka? Ano work mo? Sa bakery po. Bakery. Ikaw ang operator? Proprietor? Hindi po. Okay. Sige. Ano may tutulong ko sa iyo, RJ? Yung boyfriend ko po. Sige, sabihin mo sa akin ano yun. Hindi ko po mapaliwanag sa mga parents ko na buntis po. Oh. Ilang buwan na ipinagbubuntis mo? 1 month. Mm-hmm. Kailangan mo kasing harapin ito. Alam mo kapag kayo mga babae kapag nagbubuntis, hindi kailangang bumitbit ng mabibigat na problema. Kasi apektado yung bata. So mas maigi na aminin mo na sa lalong madaling panahon kasi yun din ang kahantungan. Habang itinatago mo yan, maraming maglalaro sa isip mo na po pwede mong gawin. Nandiyan po pwede mong palaglag, nandiyang mag-iisip ka na kayo maglalayas, hindi ka magpapakita at kung ano-ano pa. So, habang maaga pa para masuportahan ka ng iyong mga magulang, mga nagmamahal sa iyo, ay aminin mo kung anong kinasapitan mo sa panahong ito. Hindi problema yan kung haharapin mong ginawa ninyo. Hindi kayo nakapag-isip nung una, hindi pa pala kayo handa, bakit nyo, hindi napigilan, di ba? So, alam ko naman na hindi ganun kadali para tugunan ng pagpigil. Pero, kailangan inihanda sana ang sarili kung sakaling kayo mabubuntis. So, ibig sabihin, yung ama na dinadala mong baby ay katrabaho mo. Doon din. Nagmamasa siya. Ikaw ang namasa. Ang galing magmasa ng tinapay siguro ng boyfriend mo. Hmm. Kulang yung namasa niyang tinapay. Pati ikaw. Isinali eh. Anong sabi ng boyfriend mo? Sasagutin niya. Pananagutan. Okay. Ay naman pala, ilang taon ang boyfriend mo? 22 po. Walang sabit yan. Wala po. Wala naman pala eh. Sa anong kinakatakot mo? Sa mga parents po. Ha? Sa parents po. Ilakas mo. Ano yun? Parents. Parents mo? Anong ang problema mo sa parents mo? Natakot po. Ha? Natatakot.
Bakit ka natatakot? Ha? Ano ka pong gawin sa'yo? No, hindi. Anong gagawin sa'yo? Alang ang saktan ka. Sabihin mo, yakapin mo nanay mo, yakapin mo tatay mo, sabihin mo kung anong problema mo. Okay? Maintindihan ka nila. Alright. You're welcome. Sana'y natulungan ka ni Dr. Heart. Girl, tell me only this, that I have your heart for always, and you want me by your side, whispering the words I'll always love you, and forever I will be your lover, and I know give you all the joy my heart and soul can give. Let me hold you, I need to have you near me, and I feel magandang gabi kay kumpadre Olek Viray. Magandang gabi sa iyo, pare. Ganun din kay Jail Officer 2, Romel Paueng. Magandang gabi. Salamat, dre. Si Warden Kenneth Biding. Abogado Kenneth Biding, ang City Jail Warden dito sa BJMP Dagupan. Natanggap ko yung ano, pare, ha? Yung tawag dito, yung mga money. Daming money, oh. Eh? Daming money. Tanggap ko, padre.
Makapamasyal nga sa kwan. Makapamasyal sa range. Makapag-practice. Hello, caller. Caller, magandang gabi. Hello po. Ano pangalan ng ating caller? Rex. Ano yan? Rex. Ano, ano? Rex. Rex. Masyadong tikiso dilam. Ilan to ka na, Rex? 24 po. 24. Taga saan ka? Taga San Carlos. Anong problema, Rex? Ito po yung ex ko. Ex mo. Sige. Nabuntis ko po siya. Ex mo, nabuntis mo? Nung wala na kayong relasyon, saka mo nabuntis? Hindi po, meron. Kami pa po. Tapos so, naghiwalay kayo. Buntis pala, naghiwalay kayo. Palaglag yung bata. Yung natuloy-tuloy na yung away namin dalawa. Gusto niya, tamahan ko siya. Gusto niya palaglag yung bata. Tapos naghiwalay kayo nung ayaw mo pumayag. At bali ako na po yung nakipaghiwalay sa para akala ko po pag ginawa ko yun magbabago siya o di kaya maisip niya na mali yung gagawin niya. Makikipaghiwalay ka. Alam mo may problema siya, buntis siya, makikipaghiwalay ka? Hindi, kasi po, sabi niya sa akin, huwag daw akong papakita sa kanya hanggat hindi ko siya tinutulong. Eh, mali yun. Mali. Dapat sinabi mo, mananatili ako sa iyo sapagkat mahal kita. Mananatili ako sa iyo sapagkat mahalaga ang batang dinadala mo na magiging anak natin. Hindi yung tuluyan mo siyang pinabayaan. Para hindi tuloy yung hindi naman sa pinabayaan po. Kumbaga binigyan ko lang siya ng panderyan to. Ito paano patuloyin palag may anak ko. Anong panderyan? Eh, hindi tama yan. Kausapin mo, kailangan niya ang constant communication. Makipag-communicate ka sa kanya o makipag-usap ka sa kanya sapagkat yun ang kailangan, planning. Kapag pinabayaan mo, eh hindi po pwede yan. Nakakatik ko pa po siya kaso may boyfriend na ulit siya. Ano na? May boyfriend na ulit siya. May boyfriend na? Opo. Kahit buntis siya, limang buwan na yung tenya. Limang buwan na? Eh baka hindi iyo yan. Sa akin po. Kasi inako ng boyfriend na buntis? Hindi pa. Bali hindi pa sila nagkikita ata sa text lang po. Oh, hindi pa. Ka-text hindi lang niya. Opo. Okay. Sabihin mo sa kanya, makipagbalikan ka na lang kung talagang importante siya sa buhay mo. Sabihin mo, andito lang ako. Hindi kita... Kasi ikaw naman ang nakipaghiwalay, so madali na ikaw makipagbalikan. Kaso, ginawa ko na rin po yung kaso, ayaw niya na. Kasi ngayon, hindi na siya nagparamdam ng tatlong araw. Puntahan mo sa bahay nila? Nasa Maynila po ngayon. Kaya anong ginagawa sa Maynila? Nagtatrabaho po sa computer. Paano yan? Maghintay ka? Sabi niya sa akin, kasi pa, hindi daw niya kailangan yung bata tapos gusto niya kunin ko daw yung bata doon sa Manila pagkaanak. Kaya hindi pa alam ng mga magulang niya na buntis. O, makipag-usap ka sa magulang niya para matulungan din siya. Paano po pag lalong tumama yung loob niya sa akin? Hindi, kailangan sabihin mo sa magulang niya para masubaybayan nila. Okay? Okay. Sige. Salamat. Sana'y natulungan ka ni Dr. Heart.
say I miss the things you do. I just wanna get back close again to you. Magandang gabi sa ating susunod na tawag. Hello? Hello po. Ano pangalan ng ating caller?
Jonathan po. Ilan to na si Jonathan? 25 po. Anong problema? Yung nagugustuhan ko po ngayon ang apo. Sabihin mo, anong problema, Jonathan? Po. Anong problema? Yung nagugustuhan ko po, may anak po eh. Hindi ba ali kung hindi siya kasal? Hindi po. Nag-away sila po eh. Nag-away lang? Ibig sabihin meron siyang kinakasama? Hindi na po. Wala na po. Wala na. Apo. So ito bang babaeng ito ay malaya na para magpaligaw? Po, malaya na po. Eh, kung malaya na at siya gusto mo, nasa sayo yan. Ikaw ang masusunod kung kaya mong pangatawanan. Ikaw ang magsisilbing ama doon sa batang hindi naman ikaw may gawa. Apo. Kakayanin mo? Apo, kakayanin ko po yun. Ayun naman pala eh. Basta't may trabaho ka, ha? Apo, meron po. Anong trabaho mo? River po. Paano? Dito sa Pangasinan po. Ano no? River po. Yung... Anong river? Yung diwag po, yung nagagawa ng daanan po. Ah, labor ka mo. Laborer ka. Apo. Sige. Thank you. Apo. Alright. Yung mga nag-aabang ng... last draw ng STL, Small Town Lottery, mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office sa pamamagitan ho ng Golden Go Rapid Gaming Corporation. Ang labas ngayong gabi ay 34-27. Ang first ball ay 34. Second ball, 27. 34-27. Next caller. Hello. Hello po. Sino to? Si Faylot po. Sino si? Faylot po. Faylot. Opo. Asilot. Sailot. Sige. A sailot. Ilan taon ka na sailot? 19 po. Taga saan ka? Taga Kalasyaw po. Saan nag-aaral? Hindi na po eh. Anong ginagawa mo sa buhay? Ano po? Kasambahay po. Kasambahay? Opo. Ah, okay. So, anong problema? Yung boyfriend ko po. Ano? Masyado po siyang seloso. Seloso? Opo. Kulang na lang po ang pag seloso niya yung anak ko. May anak ka na? Opo, pero hiwalay na po kami nung unang asawa ko. Ay, hindi naman na tama yun. Pati yung anak mo eh. Pagsesolosan niya ng time. Eh, hindi ah. Oo nga po eh. Kagaya po kanina, pumunta po sila ditong mag-ama. Mm. Kasi humihingi po sa akin ng pera pang biling pagkain ng anak ko. Oh. Tapos, tumawag po siya sa akin. Sakto naman na pumunta po yun dalawa dito. Tapos narinig po niya. Eh, baka hindi yung ano, hindi yung bata, kundi yung ama. Doon siya nagseselos. Iwan ko po doon. Hmm. Kapag ganyan eh, kung hindi handa na tanggapin ang komunikasyon ninyo ng ama ng iyong anak, eh huwag ka magkipagrelasyon. Kung ganyan sabi may ko nga, kung ganyan may komunikasyon pa kayo na maayos ng ama ng iyong anak, huwag ka muna magkipag-boyfriend. Baka sakali magkabalikan kayo at may ayos ninyo ang pamilya ninyo. Huwag muna. Ayaw mo ba na magkaayos kayo ng iyong... ano? Ex? Hindi na po kasi po. Ako na po yung nakikipagbalikan. Ayaw niya na po talaga eh. Bakit? Bakit?
Meron na ba siyang iba? Pa? Meron na siyang iba? Wala pa naman po. Eh, wala pa naman pala eh. Ano lang, bigyan mo muna ng ano ng pagkakataon. Okay? Apo. Yung boyfriend mo, kung ganyan siya, hiwalay mo na lang. Walang paruunan ng buhay ninyo kung sobrang selos. Naintindihan mo? Okay po. Sige. Sana'y natulungan ka ni Dr. Hart. Dating paglingat na mula sa'yo, muling umaasa sa dating nadaramang laan sa'yo. Mula nang magwakas, tapusin ang lahat, ay narito mamahal pa rin. Paano kaya may babalik ang damdamin mong dati? Babalik
that I love you. Hello, caller. Magandang gabi. Magandang gabi, Dr. Hart. Anong pangalan ng ating caller? Feeling ulit, Dr. Hart. May nakalimutan kong tanongin ulit. Ano yan? Yung sa school ba, Dr. Hart, pwede ba yung naniningil sila sa late na 20 pesos? Sabi ko naman sa inyo, lagi ko na lang, hindi na bago yan sa inyo eh. Alam nyo naman na walang bayad kapag pampublikong paaralan. Diba? Pero kung nasa private kayo, eh nasa pag-uusap ng magulang at ng mga teachers. Even sa private, pampubliko, hindi sa pilitan yan. Pero nasa ano kayo, diba? Nasa private ka? Opo, opo, Dr. Hart. O, iibahin mong private sa public. Kung ayaw mo sumunod sa patakaran ng private school, eh doon ka sa public. Kasi sa pampubliko, kung anong sinasabi ng gobyerno, yun ang masusunod. Okay? Okay, Dr. Hart. Salamat. Sige. Minutes na lamang po. Babalik po ako. May musika na, may balita pa. 89.3 DWRZ Dagupan. Welcome to Kabosa Show. Pagdapo ng sipon, lagnat o trangkaso, uminom ka ng Cortal Plu para tuloy-tuloy ang trabaho mo. Ha? Mag-Cortal Plu ka na. Ha? Paracetamol, phenylephrine, hydrochloride, clofenamine, maleate, and caffeine is the generic name of Cortal Plu. If symptoms persist, consult your doctor. Ang elektrisidad ay kaagapay sa pag-unlad ng buhay. Maging wise sa pagkonsumo sa kuryente. Hugutin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances. Iwasang mag-overload ang mga aparatong dekuryente nang hindi magkasakuna. Paalala mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative o CENPELCO sa pamumuno ni Engineer Rod Corpus. Oras na. Sa pera kung para naman sa iyong kalusugan. Lagi nating isaisip na ang Aldert's Pau D-Arco Capsule ay nagpapalakas ng immune system na siyang lumalaban sa mga viruses at bakterya na walang nais gawin kundi maghasik ng sakit sa atin. Bakit Aldert's Pau D-Arco Capsule? Dahil ito ay bukang bibig sa buong mundo sa kanyang taglay na healing properties. Sa Aldert's Pau D-Arco Capsule, kalusugan mo garantisado. No approved therapeutic claims. Ang elektrisidad ay kaagapay sa pag-unlad ng buhay. Maging wise sa pagkonsumo sa kuryente. Hugutin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances. Iwasang mag-overload ang mga aparatong dekuryente nang hindi magkasakuna. Paalala mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative o CENPELCO sa pamumuno ni Engineer Rod Corpus. Ito ang 89.3 DWRZ Dagupan. Your music and news radio. Music and news radio. Dr. Hart. Dr. Hart. Maligayang pagsubaybay kay Don Ramon Bautista ng Manawag at ganoon din si Councilor Ramon Bautista Jr. Hello caller, magandang gabi. Hello? Anong first name mo? Jet po. Jet? Opo. Yung... Huwag kang naka-load speaker ka or naka-earphone. Opo, sir. Tanggalin mo. Matika sa ulo nyo. Lagi ko na lang sinasabi yan para hindi mag-feedback ka, ko eh. Nalis ko na po, sir. Hello? Hello po. Anong problema mo? Hihingi po ako ng gamot sa yung rayoma po. Galang jata.
Kasi po madalas na sumasakit po. Madalas na sumasakit? Opo. Punta ka kay ano? Kay Dr. Raul. Sabado. Doon ka magpa-check up. Yun, punta kay Dr. Raul Sabado. Baka may sambaya sa tuhod. Opo. Kasi pag sobra, baka may tubig nyan. Tatanggalan niya yan, tubig. Well, hindi ako hindi ako medical practitioner ka ako sa inyo . Ay, ganun po ba sir? Sorry po. Hindi ko magagamit. Tinapa lang ko yung ginagat yan, di ba, Ing? Kaya namali ko ka-albularyo. Opo, sir. Punta kayo sa hospital at makipag-unahin kayo sa Madalubahasa, ha? Opo, sir. Thank you po. Alright, thank you. minutes na lamang po, mga kaibigan. Bago mag-alas chairs. Magandang gabi, caller. Hello? Hello po. Anong name mo? Diane po. Ano yan? Diane ba? Apo. Okay. Ilan to ka na, Diane? 18 po. Taga? Santa Barbara. Anong problema? About po sa ex ko. Sabihin mo sa akin, ano yun? Kasi po no 26 po, in-break na po ako. Anong dahilan ng pagkikipaghiwalay niya? Kasi po, Dr. Hart, no April, hindi po, ngayong May 4 po, nalaman po po sa kapatid. Nalaman mo sa? Sa kapatid niya po na, hindi ko po alam kung totoo, Dr. Hart, na may nililigawan na daw po siya. Kasi po, fiesta daw po, pumunta daw po yung babae doon. Okay. Dito lang po sa, kasi po, barangay po. Doon po sa Sapang. Sapang Santa Barbara? Santa Barbara. Opo. Fiesta po nun. Doon. So, ibig sabihin, yun ang dahilan kung bakit nagkipaghiwalay sa'yo? Hindi ko po alam ito. Hype kasi po, nung 26 nga po, binilig na po ako, umaga po. Kasi po, text po ako ng text sa kanya po. Kung gising na ba siya, ganyan. Hindi man lang po siya tumawag or mag-text. Mm-hmm. Tapos, sabi niya sa akin, bigla-biglaan, break na tayo, ayoko na. Parang, ikstalaag ko lang. Sabi ko, dapat tinanong mo kung anong dahilan? Hindi ko na po natanong dahil kasi po sa sobrang kaba ko. Tapos, na-nervous ako na, ganyan, sabi ko. Kinexo sa kanya. And, ba't may ginagawa sa akin to? Sabi ko nga. Kasi Dr. Han, 2 years and 2 months na po kami. Sana. Kasi po, nung 9 po, nung May 9. At kumansari po sana na, kasi wala na po. Yun po sana yung isi-celebrate. Then, ngayon pong sa arawan ko, pag May 20 po, ito yung birthday ko. Na isi-celebrate ko dito sana, kasama siya. Okay. So ngayon, wala na kayong komunikasyon, ha? Wala na po. Tinatawagan ko po ngayon, nag-i-ring naman po. Ayaw po niya sagot sa site ko yung mga text po. Kailan ka niya, Brinic? 26 po. Ngayon lang, April, last month.
Okay. So may ano siya, may siya may dahilan. Siguro nga nagsawa na kasi marahil ay yung relasyon ninyo is stagnant, hindi na grow or maaring sa part niya ay mayroong iba. Kaya tuluyan na siya nakipag-iwalay. Pwedeng ganun ang naging sitwasyon. Kaya doon nahantong yung relasyon ninyo. Tanggapin mo na lamang kung ganun ang naging sitwasyon. Dr. Hart. Oo. Kasi po, unang-una po sa lahat ng barkada po. Bakit po ba ng Dr. Hart parang dati-rati naman po. Yung dati po, nakakasama ko po silang masaya po kami. Pero nung one time na nakatext ko po yung barkada niya. Oo. Ano po? Nagpanggap po ako na kasi po yung number na yun, akala ko po babae yung text po. Tapos nga po, tinext po. Nag-hi po ako. Nag-hi ako. Bigla. Sabi po, sino po? Sabi po. And then nag-text na naman po siya. JF ka ba ni? Basta yung po yung ex ko. JF ka ba ni boy? Then, pwede pong banggitin, Dr. Hart. First name lang. R. Okay. First name ka, hindi first letter. Ay. Sorry po. Basta po yung boy. Ex ko. And then, ano, sinabi ko pa na, oo, ako yung CF. Tapos nagpanggap po ko. Na anong pangalan mo? Sabi ko naman po, Angela. So, parang ang alam nila, Angela, kasi ex po niyo, Angela. Okay. And then, yung nag-text na po siya, ano, sabi ko, tinanong ko po kung ikaw ba yung GF niya, sabi ko gano'n, Dr. Hart. Sabi ko, ano, hindi niya ako GF, sabi ko, arkada nito, sabi ko. Hindi ako maniniwala, sabi ko. Oo nga, barkada nga. Okay. Talaga bang girlfriend ka niya? Sabi ko sa akin. Sabi ko naman po, oo nga, ako nga ito si Angela. Tapos yun po, na sabi niya sa akin, bakit may iba bang babae yung barkada mong yun? Sabi ko. Mm-hmm. Ngayon, sabi naman po niya, na, ay, oo, si Diane, yun yung ano, yun na po, Dr. Hart, na sabi niya, ay, ganito, mukhang aso yun, sabi ko. Sige, mapapahaba na tayo dyan sa kwentong yan. Hindi mo tanggap na iniwan ka. Yun ang maliwanag. Oo, parang ganun na nga po. Okay. Humahantong talaga sa ganitong sitwasyon ang buhay natin. May mga failure. Pero hindi nangangahulugan na wala ng buhay pagkatapos na tayo magkaroon o makatisod na mga kaguluhan sa buhay na wala na yung color. So ihanda mo sarili mo na may bagong yugto. Ito na yung start ng bagong yugto ng buhay mo sa relasyon. Sa susunod, siyempre, may mga aral na kinapulutan. Hindi natin masabi kung itong mga dumarating sa buhay natin ay laging masaya, laging malungkot. Hindi. Umiikot ang mundo natin. Hindi pare-parehas ang katulad din ng oras. Magsisimula ka ngayong madaling araw. Sisikatan ka ng araw. Lulubugan ka ng araw. Panibagong umaga. Kanya ng buhay. Kaya huwag kang mangamba. Marami pang darating na bukas sa ating buhay. Hindi lang na may ikaw yung nagkakaroon ng mga ganyang eksperyensa. Marami. Okay? Mas mabibigat pa yung iba.
sana'y natulungan ka ni Dr. Heart. Nais ko mang palawigin pa, mga kaibigan, ang ating palatuntunan. Ngunit sadyang wala na pong magagawa ang inyong Dr. Heart kundi ang magpaalam. Iiwan ko po kayo pansamantala. Pero huwag po kayong mabahala sapagkat ang inyong Dr. Heart ay muli po magbabalik bukas ng gabi, alas 8 hanggang alas 10. Salamat po muli. Narito na po ang huling awitin. Antabayanan po ninyo ang ating panalangin.
Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Mighty glad you stay. Stuck on you, been a fool too long. I guess it's time for me to come on home. Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. Mighty glad you stay. Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needing a friend, and the way I feel now, guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. I'm mighty glad you stay. Ika'y may suliranin, tunay na mahirap ang nag-iisa. Ang karamay o taong maaaring makatulong sa suliranin kinaharap ay tila di matagpuan o sadyang ipinagkakait ng tadhana. May pusong handang makinig, umunawa at magbigay ng bagong kulay at liwanag sa inyong buhay. Si Dr. Heart. Dr. Heart. Have I told you lately that I love you? Dr. Heart. Lady, are you crying? Dakilang mga kami po muli, nagpapasalamat sa inyo. Nakompleto na naman po ama ang dugtong ng aming buhay. Salamat po, Ama. Binigyan po ninyo kami ng pag-asa na ituwid ang mga kamalian namin, baguhin ang takbo ng aming buhay. Salamat, Ama, sa pagkakataong ito. Binusog po ninyo kami ng mga pangaral. Ano mang problema na dumating sa amin, Ama, ay hindi po namin pinagsisisihan. Bagkus ay pinagpapasalamat po namin ng mga pagsubok na ito, Ama, sapagkat kami po ay natuto. Dangan lamang, Panginoon, kapag may kabigatan ng aming mga bigati sa buhay, ay patuloy po naming hilingin sa inyo na kami huwag kaligtang agapayan.
Ama, patuloy kaming yumayapos sa iyo. At patuloy po naming hiniling ang kapatawaran sa makasalanan ng aming pong nagawa. Ang kahinaan po namin, Ama, ay aming po isinusuko. At muli pong hihilingin sa inyo, Ama, na palitan ang lakas ng loob upang aming pong makayanan ang anumang mga pagsubok na dumating sa amin. Mga mapanungsong gawa, mahal namin Panginoon. Salamat po muli sa patuloy na pagbabantay sa bawat isa. Katulad sa gabing ito, Panginoon, saan mga kami dumako. Mula sa aming paglalakbay hanggang sa kami makarating sa aming mga patutunguhan, maging sa aming pagtulog, mahal namin, Ama. Inaasampu namin ang patuloy po ninyong pagbabantay, Ama. Huwag kaming hayaan na tuloy ang mapariwara sa aming buhay. Lord, salamat po muli sa inyong pagtitiwala. Salamat, Ama, sapagkat ikay laging nariyan. Sa gabing ito, ramdam po namin ang muli po ninyong pagdalo sa bawat tahanan. Ama, hinihiling po namin ang inyong pananatili. Manatili kayo sa aming piling, Ama. Manahan kayo sa aming mga puso't isipan. Sa mga patid po namin na nasa panig ng karamdaman, lalong-lalo na po yung mga nasa ospital ngayon, anumang sakit ang dumapo sa kanila, mahal namin, Ama, ang kahilingan po namin ay ang kanilang agarang kagalingan. At ito po ay sa pamamagitan ng inyong haplos. Opo, Ama, sapagkat kami pinaniniwala na sila'y gagaling sa pamamagitan ng hiwaga ng inyong mga palad. Thank you, Lord. Ramdam po namin na muli po ninyong pagpapaunlak sa aming mga kahilingan. Salamat, mahal naming Ama. Bukas, Panginoon, sana'y muli po naming makita ang bagong liwanag. Kaakibat po sana'y panibagong lakas nang muli po naming mapaglabanan ang mga panibagong pagsubok sa buhay. Muli, sa ngalan ni Jesus, ika'y aming pinupuri, mahal naming Diyos. Amen. Ang inyong Dr. Heart saying, I love you. Good night. Ng aking buhay.
Panginoon. Ang bawat gawain ko ay alay sa'yo, ang bawat ngiti ng puso ay dahil sa'yo. Lahat ng araw ikaw ang tanging mahal ko. Sa tuwing ako ay mahuhulog, ikay saklay ko. Ngunit paano kong malalaman ang tama sa mali, kung dito sa lupa ay puro tukso at sawi? Ako'y nagtatanong sa inyo, Panginoon, turuan mo sana ako upang malaman kung mga bagay na totoo. Panginoon, ikaw ang aking gabay sa ang DWIZ 89.3 Dagupan, your music and news radio. Music and news radio. Pakinggan ang pagsasahing papawid ng DWIZ 89.3 Dagupan. Ang aming 10,000 watts transmitter at studio ay matatagpuan sa Orchids Hotel Building, Rizal Avenue, Dagupan City.
Ito ay nasa ilalim ng pagmamay-ari at pamamahala ng Aliu Broadcasting Corporation na may permit bilang BSD 0391-2014. Ang Technical Division ay pinamumunuan ni Engineer Eugene Castro, License Number 808. Sa tulong nila Edante C. Panikid, License Number 93-1PNCR-4549 at Aaron B. Villanueva, License Number 0033672. Napawing lisensyado ng National Telecommunications Commission. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.